They try to tell us we're too young, too young to really be in love. So mga kinks, hindi ho yan ang igigitar. Oh my kinks. Yan po ay isang sample lang ng ating igigitar tutorial ngayon kung saan may nag-request sa atin na isa nating kinks na gusto niyang matutunan kung paano ba ang mag-play ng bass guitar. Bubuhayin natin sa pamamagitan ng acoustic guitar. At ito ay ni-request ng ating kaibigan na si Errol Adorna. Oh my kinks! Oh my kinks! So, Errol Adorna, pasensya na, ngayon ko lang may upload at ngayon mo lang mapapanood yung matagal mo nang nire-request kung paano ba mag-play ng bass guitar. At sana masubaybayan mo yung very basic lang naman kasi hindi naman ako magaling mag-bass, laro ng bass guitar, yung mga basic lang din naman ang alam ko. Which is, yung iba galing nga sa mga sepra, sinesepra ko lang na kanta, sana makatulong ang aking guitar tutorial. Bago natin start ang ating guitar tutorial, Mimo! So, mga kinks! Oh, my kinks! So, mga kinks! Pasok, intro! So, mga kinks! Start natin yung bass guitar tutorial na very easy lang, kumbaga basic lang kasi hindi naman tayo professional na bass guitar player. Bago natin pag-aralan ang bass, kailangan ma-memorize muna natin yung pagkakasunod-sunod ng chords para hindi na tayo mahirapan pag nag-bass tayo o nagba-bass guitar. Una, E, F, F sharp, G, G sharp, A, B flat, B, C, C sharp, D, E flat, then E, higher E. So, ano-ano ba yun? Paano ba yun? Open. Ng number 6 strings, E, F, F sharp, G, G sharp, A, B flat, B, C, C sharp, B, E flat, then higher E. Ang kasunod niyan, F ulit. F sharp, pataas na uli yun. Kailangan kabisado nyo yung notes o yung mga chords. Yung E, to low, from lower E to higher E. So, ang gagamitin natin syempre is 4 strings lang. Dahil tayo naka-acoustic, 6 strings to, hindi natin gagamitin yung number 1 string at number 2 string. Ang gagamitin natin ay 3, 4, 5, 6. Now, maingay yung motor. Oh my kinks. Kanina pa ikot-ikot pa yan dito sa atin. Oh my kinks, nadidistract tayo. Pero okay lang yun, pagpasensyahan nyo na. Hindi natin hawak ng kalye. Yan. Yung open ng number 6 strings ay E. Ang open ng number 5 string ay A. Ang open ng number 4 string ay D. At ang open ng number 3 string ay G. Kailangan makabisan nyo na yan. Ngayon, punta tayo sa scale na tinatawag o skala. Dalhin na natin sa F yung chords para mas madali na para sa inyo. So, yung skala na tinatawag, kumbaga sa piano or sa keyboard or organ, yan yung do, re, mi. Malalaman nyo kung bakit kailangan nyong matutunan yung scale na tinatawag. So, from F, number 6 string, first fret, F. Do. Then, number 6 string pa rin, third fret, Re.
open ang number 5 string, mi. Then number 5 string, first fret, fa. Then number 5 string, third fret, so. Then number 4 string, open, la. Number 4 string, second fret, ti. Then number 4 string, third fret, do. Dahan-dahanin natin yung scale. Ito na yan, mga kings. Bilisan natin. Yun lang yan, mga kings. So, mula dito, sa higher do, from lower do, yan. Diyan nyo magkatunog, matinis lang nasa ilalim. Kung mapapansin nyo, yung scale na sinasabi ko sa inyo, nasasakop ng letter F o F na chords. So, ibig sabihin, kung ang isang kanta ay F, o anumang klase ng chords yan, dyan pupunta yung bass na maririnig nyo, which is hahanapin nyo na lang yun o seseprahin nyo na lang yun. Sample tayo ng G. Tipa ng G. Bass na ginamit dyan halimbawa ay alapaa ng Eraserheads. G. Diba? Diyan lang umiikot yung bass niya. Kaya kung seseprahin mo siya, huwag ka nang mahirapan na saan kaya niya kinuha yun. Puntahan mo agad dun sa key na ginamit niya na chords. Nandun lang yun. Although magkakamera na lang ibang sundot yan, kumbaga. Okay. So punta tayo dun sa higher do ng F kanina. Umpisan uli natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yung higher ng F. So, mag-start tayo ng scale rito ng do, re, mi. Gagamitin na natin yung number 3 string. Yung from 4 string, papunta sa 3 string. So, ito na siya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, yan yung scale ng bass, which is ibig sabihin pwede mo diyang kapain yung isang kanta na ginamitan ng F. Kung anong klaseng chords mo nang ginamit, gagamitin mo lang lagi yung scale para mahuli mo kung saan lumalapat yung mga daliri o saan lumalapat na notes. So, nandito na tayo. F. Para mapatunayan ko na yan ay F, mag-open tayo ng number 4, number 3 string. Pag-open ng number 3 string ay G, G sharp, A, B flat, B, C, C sharp, D, E flat, E, F. So, sa pull pa rin siya nung tinatawag na scale. So, yung tinugtog natin kanina na they try to tell us we're too young. So, magpo-focus tayo sa bass ng A syempre dahil sa A siya kinuha. Papunta sa C sharp minor, papunta sa B minor, at sa E. So, ito na-separate ko na kumbaga. Makikita nyo na doon lang nagpaikot-ikot yung bass niya sa bawat chords na pinuntahan niya. Okay. B, E, A, C sharp, yan, C sharp, B minor, E, A, C
sharp minor, B minor. So, ito na ngayon yung sikreto niya, yung scala, para makuha nyo agad yun. Rolling yun, kumbaga, pag mabilis yun, ganito yun. So, ginamitan lang ng scale yun, o iskala. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tapos yung sa C sharp minor. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sa C sharp minor yon or C sharp na bass. Yung B minor naman, or B, dito siya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pwede rin dito sa B. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kung pagmamasdan nyo, yung bawat galaw ng scale niya, dun lang niya kinuha yung bass ng toyang. B, E, A, C sharp, B, E. Simpleng bass na pwede nyong pag-umpisahan ng inyong pag-bass. Ang kanta na With or Without You. Alam ko, alam nyo yan. From U to yan. So, yung chords na ginamit doon ay D, A, B, then G. Minor, G. For example, kanta ng Eraserheads, minsan, paborito ko yung minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sariling hinig at kanya-kanyang hangad sa buhay. Papasok din yung bass. Paano ba yun? Siyempre, sa di tayo. E minor. F sharp minor, G, F sharp minor, G minor, D, A. Tunay na magkaibigan. Napaka-easy lang, di ba? Sana, Kings, Errol Adorna, sana makapagbigay ako ng kahit konting tip na pwede mo na ma-enhance, ikaw na yung bahalang magsaliksik or palabasin ang iyong skills sa lahat ho ng beginners. Kayo na ho yung magpapataas o magle-level up para sa inyong sarili kasi habang nagigitara kayo, automatic ho yan. Naniniwala ho ako na meron ho kayong skills na talagang para sa inyo o talagang kayo yung mag- explore ng music. Tandaan, hindi kailangang
maganda ang boses, kailangan i-respect lang natin ang music at may enjoy natin ang paggigitara. So mga kinks, sana makatulong ang aking guitar tutorial about sa mga bass, pagbe-bass na yan. Sana makatulong po talaga. At hanggang sa muli, Errol Adorna, maraming maraming salamat sa iyong request. Pagpaumanhin muli, na ngayon ko lang nagawa ng vlog. So yung mga susunod na iba-vlog natin, salamat po sa lahat ng nag-request. So mga kings! Oh my kings! So my kings! Oh my kings! Hanggang sa susunod na mga video.